Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito, magluluto naman tayo ng, ano ba tawag dito, dinding-ding, bulanglang, o kung ano man po ang tawag dito. Ito po ay luto sa norte. Halo-halong gulay po yan. Meron pong kalabasa, meron pong sitaw, meron pong kamote, bunga ng kamote, at talong, okra, may sibuyas, kamatis, at ang atin pong left over na inihaw na bangus. Ayan, ito po eh, inihaw kahapon, hindi na ubos. Ayan, kaya po atin po ngayong isasahog sa atin pong dinding-ding. Ayan, so ang atin pong sikreto pa dyan ay ang bagoong Pangasinan. So simulan po natin, samahan po ninyo ako sa ating napakasimpleng putahe ngayong araw. Wala po tayong gisahan ngayon, hindi po tayo magigisa. Papakuluan lang po natin ang tubig. Yan. Isasama na po natin ang sibuyas at ang ating kamatis sa pagkulo. Yan. Ito po ay healthy. Yan. Pag kumulo po yan, ay ilalagay na po natin ang ating isda. O kaya lalagyan na natin ng timpla ng ating bagoong. Hintayin lang po natin kumulo. Yan. Kumukulo na po. Lalagyan na po natin ang ating pong bagoong. Tatantyahin lang po muna natin ang bagoong para po sumobra kasi ito pong isda na ilalagay natin. Meron po yung palaman sa loob. Yan po yung kahapon. Eh, lalasa po yan kasi meron po yung meron na pong seasoning yan kahapon eh. Uy, sumama yung dahon. Kaya alam po natin kumulo. Para lumasa po yung atin pong isda. Ito po ibang version. Noong nakaraan po ang ginawa ko, nagprito ako ng tilapia. Pagkaluto ng gulay, saan ako na ipinatong yung tilapia. Ito naman po, para lumasa yung isda, ganyan. Papakuluan po muna natin yung tubig na may kamatis, sibuyas, at meron pong bagoong. Pagkatapos, nilagay po natin yung isda. Any fish will do. Ihawin nyo lang po muna. Mabilisang luto lang po yan. Ngayon, pwede na po natin ilagay. Kumulo na po yan. Lagay na po natin ang atin pong mga gulay na matitigas. Kain natin ang sitaw. Kain lang natin ang saglit bago susunod na po natin yung iba nating gulay. Kumukulo na po. Pwede na po natin isagog lahat ng ating mga gulay. Pwede po natin ang talong. Kamote. Basa. Yuhuli lang po natin ang okra kasi po yung okra na blanch na po ito eh. Frozen po itong ginamit kong okra. Dahil frozen siya, na blanch na po siya, madali po yung ano, maduro. Yan na po, mga kaibigan. Napakasarap po, napakasimple. And yet, napakasarap. Dahil lang po natin kumulo. Lagyan rin po natin ang ating pong okra. Tinikman ko na po mga kaibigan. O talaga naman po napakasarap. Woo! Napakasarap. Simpleng-simpleng ulam lang po yan. Pero kung kayo po ay mga taga-bukid,
taga-probinsya, sigurado po, mamimiss nyo yung ganitong klase ng mga lutuin. Ako po ay nandito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Pero yung mga pagkain Canadian, hindi po ako fan. Talaga pong hinahanap-hanap ko pa rin ang mga lutong Pilipino at yun po ang akin pong lagi laman ng aming kusina. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe naman po kayo para sa mga susunod pa nating videos ng buhay namin dito ng aking pamilya dito po sa Canada. Ayan. So marami po tayong lulutuin. Samahan po ninyo ko po sa aming journey sa buhay namin dito po sa Manitoba. Ayan po mga kaibigan. Again, gaya na sinabi ko, tinikman ko na po at suwak na suwak po yung panlasa. Nandun po yung alat noong bagoong. Medyo may linamnam po yung bagoong. Tapos lasang isda po. Tapos may konting tamis nung kamote at saka noong kalabasa. Ayan, so kung bago lang po kayo, again, click subscribe and click the notification bell. Huwag niyo pong kakalimutan, ang kondisyon ng ating puso habang nagluluto ay malaki ang epekto sa lasa ng ating iniluluto. Ayan, so God bless po at mamaya po, saluhan niyo kami sa amin pong pagkain ng ating pong dinding-ding, bulanglang, o kung ano man ang tawag ninyo sa recipe ito. Halina po kayo at tayo po ay mag-brunch. Ayan. Alanganin pong breakfast ito. At alanganin ding lunch. Ayan, tig isang basong kape. At tig isang platong kanin. Ayan po yung kay Mrs. Ayan. Samahan niyo po kami. At ito po ang aming munting bahay. Saluhan niyo po kami sa amin pong pagkain. Let's eat! Ayan. Pray tayo. Salamat Panginoon sa biyayang ito na amin pong pagsasaluhan. Salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na minsan pa ay taglayin ang buhay at ang kalakasan ito. Dalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay, ang mga tao po na amin pong nakakasalamuha at ang mga nakikinig po sa amin at nakikipanood sa amin pong channel. Pagpalain mo rin po sila at maranasan nila ang mga biyaya ng buhay na tanging sa iyo lamang po nagmumula. Salamat sa biyayang ito, Panginoon, sa iyo pong papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Malina po kayo. Kain na po tayo. Ito sa isda. Why? Ay, buntot ito eh. Yan. Mga kaibigan, una ko po itong natikman. Nung unang-una po akong nakapunta sa Pangasinan. Nung dinalo ko po itong aking girlfriend noon na misis ko na ngayon. Nagluto po yung kanyang uncle. Nakuha ko na ba lahat? Mag-asawa na tayo. Ah, mag-asawa na ba tayo, no? Ah, mag-asawa na po pala kami, no? Dumalaw lang tayo. Dumalaw lang po kami doon sa isang uncle niya na si Uncle Eddie. Shout out kay Uncle Eddie. Yung asawa niya po ay si Auntie ano pangalan? Palay ka. Nagluto po sila ng ganito at hindi ko po nakalimutan yung luto na yun. Sarap ng kamote. Matamis-tamis yung kamote.
dalawang araw na po namin ulam yung bangus na yan. Yan din po yung bangus na pinagsaluhan namin kahapon. Ang sarap talaga po yung ilaw. Diba lasa na ilihaw? Mm-hmm. Pag ilihaw kasi lasang sunog eh. Nakakadagdag ng masarap kaysa sa pinirito lang. Pag pinirito kasi may mantika pa eh. Nalagyan pa ng mantika. Ingat lang kayo sa tinik. Buntot po ito na dali ko eh. Ayos. Ayos. Parang authentic ah. Pero pag ibang babuong yung ginamit mo, hindi ganito ang lasa. Ang pinakaano niya yung lasa ng babuong. Yung identified mo na pandesinyan. Dahil doon sa, yun ang nagdadala kasi yung babuong. Ayun. So yun po ang sabi ng misis ko, para maging authentic daw, kailangan talaga ay bagoong Pangasinan. At yun po ang medyo mahal nga dito. Iba po yung bagoong ng Batangas. Yung Batangas po yung Balayan. Yung sa Pangasinan po ay yun po talaga yung may kulay. Maganda po yun, may kulay. Mapula-pula. Yun po yung bagoong Pangasinan. Sarap po nito kung meron pang bunga ng malunggay. Yun po ang wala dito eh, bunga ng malunggay. Ihimayin nyo yun, tapos puputol-putulin nyo po ng mga 1 inch. Mga 2 inches. Tapos pagluto na, sinisip-sip po ganun yun. Gusto ko po sanang bumili. Meron din naman po dito. Kaya lang po. Grabe naman po talaga ang laman eh. Ang mahal. Ilang piraso lang eh. Almost $7 ba yun? Napakamahal po. Mas mahal pa ako kaysa sa isda. Tataka kayo, bakit ito yung mga anak namin? Wala pa. Maaga pa ho eh. Hindi na ho namin ginigising. Yung isa ho kasi, nagkaklase ngayon. Doon sa kwarto niya, online. Meron po silang online class. Kasi po naka-quarantine nga eh. Mabuti na lamang po talagang kahit pa paano ay natuturuan pa rin sila kahit sa computer. Pero hindi po sila kumakain ito kaya andun po. Kaya naririnig niyo yung vent. Nagpapakulo pa ho ako ng pork chop. Ang ulam nila ay steak. Pork chop na steak. Kainin mo yung isda. Ang sarap ng isda. Bakit na isda? Sarap isda eh. Sarap. Kakaiba ho talaga mga kaibigan.
Itong ganito mga luto ang hindi nyo ito mabibili sa tindahan dito eh. Talagang kailangan yung aralin nito para matikman ninyo. Kasi po, wala namang restaurant dito na nagtitinda ng ganito. Kaya kung na-miss nyo po yung ganitong klase ng mga luto, by the way, kung hindi naman po kayo taga North, palagay ko hindi nyo ito hahanapin. Kasi po ako, lumaki ako sa South eh. Sa Cavite, hindi po ito uso. Sa Cavite po, lahat ginigisa. Magluluto po ng gulay doon. Ganito, gigisahin po yun. Lalagyan ng alamang o kaya bagoong. Bago ilalagay yung gulay. Siguro kayo napapansin nyo, most of my recipe ay may gisa. Kasi po, ganun po kami sa Cavite. Naros lahat may gisa. Pero, ito pong luto na to, parang patalbog-talbog lang po ito. Eh. Pinag-alo-halo lang. Lalagyan nyo lang puro, pakukuluan, and that's it. Kung napapanood lang ng tatay ko to, palagay ko po ay matutuwa ang tatay ko. Yung tatay ko po ay maraming mga kaibigan nyo na mga Ilocano nung araw. Yun ang nagturo sa tatay ko paano kumain ng saluyot. Kasi po, I'll be honest with you, nung araw hindi kinakain sa Cavite ang saluyot. Natutunan lang pong kainin ng mga Cavitenyo ang saluyot na ituro lang po ng mga taga-North. Alam nyo, okay magagalit mga Cavitenyo, suplado ho tayo eh. Suplado tayo sa pagkain. Pero, kinakain naman natin ang pungapong. Alam nyo po ba yung pungapong? Ayan. Yung mga hindi nakakaalam ng pungapong, mahirap po magpaliwak. Ba't sinalagay mo sa akin? Alam ko po yung pungapong sa mga taga Batangas, hindi nila kinakain yun eh. Sabi ng mga taga Batangas, pakain lang nila ng baboy yun. Pinapakain sa baboy yung pungapong. Yun po yung sumisibol po yun sa mga gubat-gubat na yung may bulaklak po. Pag bumuka na yung bulaklak nun, ang puno nun parang gabi. Pag bumuka na yung bulaklak nun, di na pwedeng kainin. Yan. Yan, yun po ang pungapong. Ewan ko po kung alam nyo yung himbabao. Ayaw mo na. Yung himbabao, nilalagay din po yun dito eh. Pwede pong ilagay yun dito. Parami na naman po ako ng kain. Shoutout po sa mga nanonood sa atin, sa mga bagong subscriber. Shoutout po kay Tito Bert. Maring nga sa biyahe pa ngayon, pero sabi niya, panonorin niya po ito eh. Dito Bert, ito, luto na yung dingding. Ayan. Nami-miss ko na po yung mga fellowship na kainan. Kasi po naka-quarantine tayo eh. Mga potluck, no? Sarap no? Yung mga Filipino potluck.
Matindi po dito ang Filipino patak. Lagi may dalang plastic labo. Ubusin ko na po. Sayang eh. May na si Mrs. May na kumain. Mas madami yung kanin ko sa'yo eh. Pagkatapos naman po nito, sumba tayo, sumba. Kailangan natin i-burn ito. Sarap pong kain ito, nakakamay talaga. Kasi madaming tinik. Ubos. Yan mga kaibigan, mahigit po yatang 1 kilo't kalahati yung nakain ko. Yan. Sana po nag-enjoy kayo at busog na po kami. Alam ko po pag may nanonood na, pag nanonood kayo ng mga pagkain ganito, iisip nyo kung ano susunod nyo yung kakainin. Manood po kayo sa mga sa channel ko, marami po kayo makikita ng mga recipe dyan na pwede nyo lutuin. Okay po, hanggang sa muli. God bless!